Yung tanong ko lang po eh, katulad na nararanasan ng iba, katulad ng bagong pasok sa indoktrinasyon, naririnig ko rin sa iba eh, na pati yung asawa nila nagkakaroon ng friction sa kanila. Meron po bang guideline ng Bible na kung paano malilesen yung friction? Dahil minsan masakit talagang isipin na ano, katulad ko, maliit yung anak ko. Bigyan kita ng guide, kapatid. Huwag mong ipagsasabi. Atin-atin na lang. Ito. Bigyan kita ng guide. Ang Diyos, gusto niya manalangin tayo, no? He commands us to pray. But He wants us to pray privately. It is an affair between yourself and your God. Bakit gusto niya privately? Kasi nakikinig si Satanas eh. Nagmamasid si Satanas. Kung nananalangin ka privately, walang maririnig si Satanas, hindi niya alam yung hinihingi mo sa Diyos, hindi niya alam yung balak mo. So wala siyang mailalagay na hindrance. Nakukuha mo punto ko. Hindi naman kasi alam ni Satanas yung nandito eh. Ang nakakaalam nun, Diyos lang eh. This is 17:9 G's ng Jeremias. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanikanyang lakad, ayon sa bunga ng kanikanyang mga gawain. Sino raw nakakaalam ng puso? Ang Diyos. Di naman niya sinabi, sino nakakaalam? Akong Panginoon, saka si Satanas. Di naman sinabi. So, kung sakali, siya lang eh. Kung sakali pa nananalangin nga kasama ng asawa niya, maaring matrick din lalo ni Satanas yung asawa niya. Pwede. Tungkol sa... Pwede. Kaya nga ang hatol ni Kristo, mas maganda manalangin ka privately. Although nananalangin din kami pang kalahatan, pero... Di ba meron tayong kanya-kanyang hinihiling nasa puso? Di naman naririnig ni Satanas yun eh, di ba? No. Yung balak mo, huwag mong paalam kay Satanas, hahad lang ang kanya eh. Ngayon, ang ibig ko lang sabihin, mabuti basahin muna natin yung Mateo 6. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. See, sabi sa English, but thou, when thou prayest, enter into thy closet. And when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. And thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. So, ang gusto ng ama, sikreto. Ngayon, para wag kang makakita ng mga hindrances along the way, nagpapadoktrina ka, huwag mo munang ipabalita. Have a mastery of what you are trying to discover. Pagka natapos mo na, saka mo balita. Kasi, babalita mo na agad, pipigilan ka ng asawa mo, ng nanay mo, kagaya nung kapatid kanina, tinatakwil na raw siya nung... Nagsusuri ka pa lang eh. Keep it for yourself. Makinig ka muna, basa ka ng Biblia, huwag ka muna maingay kung saan grupo ka sasama. Kasi pag nalaman ng sa akin kasasama, sisiraan ka na. Uwe. Kaya ang demonyo, nakakaano yan eh. Nakikinig yan, nagmamasid yan. Kung saan ka mahina, doon ka niya susundutin para mapigilan ka. Kaya sa ating pananalangin sa Ama, dapat sikreto eh. Diyos, tulungan mo po sana ako makakita ng trabaho. Pag nagkatrabaho po ako, maglilingkod ako sa iyo ng matapat. Gagawin sa na, ah, pag nagkatrabaho ka pala, ha? Maglilingkod ka sa Diyos. Pipigilan ko yung employer. Hindi kita ipapatanggap, etc., etc. Ganun yun. Ang Diyos lang ang nakakaalam sa puso. Maintain a secret line of communication between you and your God, and God will always be considerate. Tandaan mo yung kapatid. Yun ang sikreto nung tinatanong mo sa akin. Kaya si San Pablo, nung dumating sa kanya yung pahiwatig ni Kristo, wala siyang pinagsabihan kahit sino. Dire-diretso siya sumangguni kay Kristo. Basahin natin yung Galacia. Naihayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hintil. Pagkarakay, hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. Di siya nagtanong sa tao.
Di siya sumangguni sa laman at sa dugo. Wala siyang pinagsabihan. Pagdating sa kanya ng pahayag ni Kristo, diridiretso siya. Ni wala siyang tinanong na kamag-anak o tatay o nanay. Kasi baka mapigilan pa siya. Nakuha mo punto, kapatid. Nakuha po. Okay. Salamat po sa inyo. Sige, salamat. Next. Magandang gabi po sa inyo, Brother Eddie. Ako po isang Katoliko at ako po ay 27 years old na. Ngayon po, mga magulang ko, puro Katoliko rin. Ang tanong ko po, kung ang dating daang Leon ay isang katotohanan, bakit po nagkakamaroon pa tayo ng maraming dibatihan sa tinatawag na reliyon? Ano po, bakit po ganun? Yun lang po ang aking katanungan. Alam niyo kapatid, ang debate, hindi naiiwasan yan pagka iba-iba ang palagay. Bawa, sabi nung isang inhinyero, yung taas na yan, sabi niya, mga gispie yan. Eh sabi naman nung isang inhinyero rin, walang gispie yan, kulang yan, mga 9 media lang yan. Sabi naman nung isang inhinyero, hindi, 11 pie yan. Sabi nung inhinyero, hindi sila magkasundo, di debate. Pero para mawala yung debate, ang kukunin mo, kumuha ka ng ruler o nung metro. Pag sinukat mo na, eksakto na yon. Malaan mo kung sino yung tama, mawawala na ang debate. Ano ibig sabihin? May panukat na magpapatigil ng mga debate. Eh, ba't meron debate? Eh, kasi hindi nga nagkakasundo sa palapalagay eh. Para mawala debate, kunin mo ang Biblia, yun ang metro. Itong Biblia ang metro. Kung alin yung nakasulat sa Biblia, yun ang tama. Ngayon, eh ba't hindi naiwasan ng debate? Pakinggan nyo sa isang talata ng Gawa 22. Ganito ang ating mababasa sa 9:22. Datapwat lalo nang lumakas ang loob ni Saulo at nilito ang mga Hudyo na nangananahan sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo, na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon. At siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo, datapwat pinagpipilitan nilang siya'y mapatay. No? Nangangaral si Pablo, nakikipagtuligsaan, nakikipagdebate. Nagsasalita siya laban sa mga Greko-Hudyo. Gusto nga nila patayin si Pablo eh. Bakit? Eh ayaw maniwala ng mga Hudyo na si Kristo na ngayon. Ayaw nila maniwala. Eh tama naman yung sinasabi ni Pablo na yun na nga ang Kristo, si Jesus. Bakit? Wala namang nakakagawa nung ginawa ni Kristo. Nabubuhay ng patay, nagpadilat ng bulag, etc. Nagpakita nga siya ng maraming palatandaan na siya ang anak ng Diyos. Eh ayaw pa rin maniwala, kaya nagkakadibate. Ganun ngayon kapatid. Halimbawa, sabi ko, ang iglesia sa Biblia ay iglesia ng Diyos. Eh tignan mo, sa Biblia ang Katoliko mismo, kung Katoliko, kapatid ni Efren, kung Katoliko ka, dapat may Biblia kang Katoliko. Ngayon, kung wala ka, babasahin ko para sa'yo. Sa Biblia ang Katoliko, ano ba nakasulat? Basahin natin ang 20:28 ng Gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na pinaglagyan sa inyo ng Espiritu Santo bilang mga tagapamahala, upang pamahalaan ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Ano nang tinubos ni Kristo ng sarili niyang dugo? Ang iglesia ng Diyos. O di magdidiskusyon tayo ngayon. Eh ba't ka makikipagdiskusyon? Dahil matigas ang ulo mo. Dahil kung di matigas ang ulo mo at marunong kang kumilala ng totoo, eh yan nasa Biblia, yan ang tanggapin mo. Ang pangalan ng iglesia, iglesia ng Diyos. Sana naintindihan mo, kapatid na Efre. Gandang gabi po, Pradili. Meron po akong dalawang katanungan. Ang una ko pong katanungan ay ganito. Ano po ba ang ibig sabihin ng talatang nasa Isaiah 2:22? Ito po ba ay patungkol sa mga mangangaral? Ang ikalawa kong tanong ay ganito. Gusto ko pong magkaroon ng paglilinaw kung ano po ba ang ibig sabihin ng hula sa Jeremiah 6:16 kumpara sa talatang kaganapan sa Hebreo 10:20 ang tungkol sa daan na tinutukoy dito. Basahin po natin ang Jeremiah 6:16, kapatid.
Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ayan, ang sabi po sa Jeremias, mga dating landas kung saan nandoon yung mabuting daan. Sabi nyo, ano ang kaganapan yan kumpara doon sa Ebreo 10:20. Basahin naman natin ang 10:20 ng Ebreo. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin sa pamamagitan ng tabing sa makatwid bagay sa kanyang laman. Meron tinatawag dito si Pablo na daang bago. Sa pamamagitan ng daang bago. Kailan ito bago, kapatid? Nung sabihin ito ni Pablo sa mga Ebreo, 2,000 years ago. Tandaan mo nang isulat ni Pablo yung sulat sa Ebreo, 61 AD, nung isulat yan ni San Pablo. Nung 61 AD, that is more or less 2 millennia ago, ay tawag ni Pablo daang bago. Ngayon yun namang hula ni Propeta Jeremias, hula naman yun sa darating. Sa ating panahon naman yung hula niya. Halimbawa, dito ngayon sa hula ni Jeremias, nagsasalita siya sa atin sa hula. Pagtanong niyo yung mga dating landas, dating daan. Tama. Bakit tama? Kasi sabi ni Pablo, bago. 2,000 years ago. Eh ngayon, sa ating panahon, babalik tayo. 2,000 years ago, ang tawag naman sa hula, dati. Bakit? Nung sabihin ni Pablo, bago, 2,000 years ago, eh sa hula naman ni Jeremias, ang kausap tayo sa huling araw, pagtanong nyo yung dating landas, eh bakit dati? Eh kasi, alam ni Jeremias, sinasabi niya ito para sa mga taong mabubuhay, 2,000 taon o 2,000 taong mahigit, pagkatapos ni Apostol Pablo na nagsabing ito'y bago. Kaya, bago 2,000 years ago, pero sa ating panahon, dati na yon dahil 2,000 years ago. Sana naintindihan mo, kapatid na Absalon. Ano? Yung isa mong tanong, ano ibig sabihin dun sa 2:22 ng Isaias? Patungkol ba yun sa mga ngaral? O kanino pang iba? Alam mo, tanong ko kasi yan eh, kapatid. Ako nagpalaganap niyang tanong na yan. At palagay ko, hindi pa napapanahon para sagutin ko kasi hinusubok nga natin yung ibang mga pastore para mapatunayan nyo kung sila talagang maalam sa salita ng Diyos. Tanong nyo sa kanila kung ano kahulugan yan. Ako nag-umpisa niyang tanong na yan. Wala pang nangangahas sumagot eh. Kasi nadala sila yung itinanong ko nung araw sa TV. Siguro mga 20 taon na yun eh. Tinanong ko, asa ng Diyos nung hindi pa ginagawa ang langit at lupa? Eh, nangahas sumagot. Nangahas. Kasagot-sagot, mali. Napahiya sila. Please subscribe my channel Mel Rap CV and click on the bell icon. Thank you.